in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming lithiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, Kabrigada, alas 12 na ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mas marami pa mga LGUs nagsuspindi na rin ng klase dahil sa matinding init. Mas mainit na panahon, asahan pa sa mga susunod na araw, ayon yan sa PAGASA. Matinding daloy naman ng trapiko, naranasan ngayong unang araw ng balik trabaho at eskwela. Police General Romel Francisco Marbil, itinalaga ni Pangulong Marcos bilang 30th PNP Chief. Pagdadala naman ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre, matagal na raw nangyayari. At pagtutol ng mayorya ng Pilipino sa Chacha, dapat daw magsilbing eye-opener ayon kay Senate President Zubiri. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, eto na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw na ho ngayon ng Lunes, mga kabrigada, April 1, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At sa detalye na ho ng ating balita, mga kabrigada, nadagdagan pa ho yung bilang ng mga LGUs na nagdeklara ng class suspension dahil nga ho sa mapanganib na init na nararanasan sa ngayon. Ngayong araw ho ng Lunes, wala ng face-to-face classes sa lahat ng levels, pampubliko man o privado sa mga sumusunod. Diyan nga ho sa Bacolod City, Iloilo City, Kabangkalan sa Negros Occidental, EB Magalona, Hinobaan, Bago City, Silay City, at Isabela, diyan din ho sa Negros Occidental. Wala na rin hong face-to-face classes simula ngayong hapon dyan po sa may Tantangan sa South Cotabato at maging sa Rojas City sa Capiz. Kung maalala, naitala nga ho sa latest forecast ng PAGASA ang mapanganib na heat
Index. Kabilang na ho dyan sa Apari sa Cagayan, sa Pili Camarines Sur, Catarman sa Northern Samar, at maging sa Zamboanga City. Brigada Balita Nationwide. Kaugnay pong balita mga kabrigada, mas mainit na panahon. Asahan pa sa mga susunod na araw, ayon yan sa PAGASA. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Nananatili ang ridge of high pressure air sa bansa na nagbibigay ng mas mataas na temperatura ngayong warm and dry season month. Ayon kay Ana Solis, Chief of Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, pumapasok pa lang tayo sa kasagsagan ng tag-init kaya't asahan na mas titindi pa ang temperatura sa ilang lugar sa bansa. Dagdag pa ni Solis, asahan ang mataas na heat index sa Apari sa Cagayan, Catarman sa bahagi ng Northern Samar, sa Camarines Sur at Zamboanga del Sur. Hinihikayat naman ang PAGASA ang publiko na uminom ng mas maraming tubig at manatili sa loob ng bahay kung kinakailangan upang makaiwas sa sakit na dala ng sobrang init. Pinayuhan rin ng ahensya mga eskwelahan na i-reschedule na lang kung may mga outdoor activities at magkaroon ng alternative measures para maibsan ang epekto ng init at mataas na temperatura sa mga estudyante. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Nagsipagbalikan na sa Metro Manila ang mga umuwi o nagbakasyon sa iba't ibang mga probinsya sa bansa para nga ho sa nagdaang Holy Week break. Dahil ho dyan, naranasan ang matinding daloy ng traffic. Garano ho sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Na-monitor din mula pa kahapon ang mahabang pila sa mga tollways. Samantala, dyan naman ho sa may PTEX o yung Paranaque Integrated Terminal Exchange na itala rin ang humigit gumulang sa 30,000 ng mga pasahero kaninang umaga. Nanatili naman mahigpit ang seguridad sa mga ports at naka-heightened alert pa rin ang Philippine National Police. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Kaugnay pa rin balita mga kabrigada, ang NLEX pinabulaan ang nagkaroon ng sira sa RFID kaya naipon ang mga sasakyan sa toll gates noong Holy Week. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nilinaw ni NLEX Traffic Operations Head Robin Ignacio na hindi naman sira ang RFID noong Holy Week. Dahilan para humaba ang pila sa mga toll gates, lalo na noong Holy Wednesday. Sa panayam ng Brigada News FM kay Ignacio, sinabi nitong may mga determining factors kung bakit ito nangyari. Kung meron man pong mga ganung hindi po nabasang yung RFID, oo, ay sa dahilan po ng siguro yung RFID po nila ay magproblema na po talaga. Minsan hindi din po siguro sapat yung balance po nila. Binigyang diin-din ni Ignacio na wala namang naging problema noong Huwebes Santo. Nagkataon lang aniya na naging sobrang dami ang bilang ng mga sasakyan noong Miyerkules, kaya hindi talaga maiiwasan ang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan sa mga toll gates. Sa dami po ng pumasok that time, nagkaroon po ng pagbagal ng traffic po natin after Balintawak Toll Plaza. So gustuin man natin na iangat na lang po yung traffic control gate o yung mga boom, ay hindi rin po makakalusot kasi slow moving na po yung after Toll Plaza. Mababatid na pagpapaliwanagin ng kamera ang pamunuan ng NLEX matapos ang umano'y aberya sa RFID. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, si Police General Romel Marbil, itinalaga na ni Pangulong Marcos bilang bagong PNP Chief. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Sorpresa ang inanunsyo kaninang umaga sa kasagsagan ng Change of Command Ceremony ang pagkakatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Police General Romel Francisco Marbil bilang 30th hepe ng pambansang pulisya. Si Marbil ay mula sa PMA Class of 1991 at mista ni outgoing PNP Chief Benjamin Acorda. Bago italagang PNP Chief, naging OIC ng PNP Directorate for Controllership si Marbil at former Director ng PNP Regional Office 8. Epektibo ang pagiging PNP Chief ni Marbil simula ngayong araw, April 1, hanggang sa pagretiro nito sa Pebrero 2025.
Samantala sa talumpati naman ni Pangulong Bongbong Marcos, pinapurihan nito ang mga naging accomplishment ni Acorda sa panahon ng kanyang pananukulan habang tiniyak naman ng presidente sa bagong PNP chief ang kanyang buong suporta at tiwala sa magiging pamamahala nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, muling ibinahagi ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Roque na meron talagang ganitong umiiral na kasunduan sa ilalim noon ng Duterte administration. Hindi na rin daw umano bago ang mga pambobomba ng water cannon ng China. Pero yun nga lang, lumalaro ito ng pangalandakan na ang resupply mission ng Pilipinas sa mga tropa sa BRP Sierra Madre. Paliwanag niya, sa pamamaraan daw kasi ngayon ng Marcos administration na lantara ng pagdadala ng supply sa Ayungin, tila hinahamon daw kasi ang China. Kaya naman lalo tayong pinipigilan sa ngayon. Sabi pa ng dating tagapagsalita ng Pangulo, dinidiskartehan din daw noon ang pagdadala ng construction materials. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ito raw home pagtutol ng mayorya ng Pilipino sa Chacha. Abay, dapat daw humagsilbing eye-opener. Ayon ho yan kay Senate President Mig Subiri. Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo! Brigada Live Report! Tiniyak ni Senate President Mig Subiri na pag-aaralan nilang mabuti sa Senado ang pag-amyenda sa konstitusyon. Ito ay matapos na mabasa pa sa Asia Survey na nasa 88% ng mga Pilipino ang tuto sa charter change o Chacha na siya namang may tuturing umanong eye-opener ayon sa senador. Kaugnay nito muling kinumpirma ni Zubiri na magsasagawa sila ng mga pagdinig sa Luzon, Visayas at Mindanao upang makita ang tunay na puso ng mga masa tungkol dito. Maalala una na rin sinabi ni Senate Majority Leader Joey Villanueva na klarong-klarong makikita na peke ang isinusulong na People's Initiative at hindi ito ang kailangan ng taong bayan kung kaya't hindi dapat i-fast track ang proseso ng pag-amyenda. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music and News All for You. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang mga taga-suporta ng mga Duterte na nananawagan ng Marcos resign at ang makabalik o atat nang makabalik sa kapangyarihan, ayon yan sa isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada Live Report. Brigada Leo, Brigada Gubs, tila hindi na makapaghintay ang mga taga-suporta ng mga Duterte na muling makaupo sa pwesto kahit hindi pa sumasapit ang taong 2028. Ito ang nakikita ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jefferson Conghun matapos payuhan ni dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez si Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw na sa pwesto sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Conghun, dapat na iwasan ng mga kaibigan at kaalyado ni Vice President Sara Duterte na maglabas ng mga pahayag na nagnanais na maluklok na siya sa Malacanang kahit mahigit 4 na taon pa bago makumpleto ni Marcos ang kanyang termino. Malinawan niya na walang pakialam si Alvarez sa pambansang strategiya at sa halip ay pinalulutang pa ang pagpapalit ng kapangyarihan. Punto ng kongresista, binabaliwala ng pananaw ni Alvarez sa demokrasya at electoral process pati na ang boses ng mamamayan. Ipinaalala pa ni Congressman Jefferson sa dating House Leader na si Marcos ang presidential candidate na nakakuha ng pinakamaraming boto sa kasaysayan ng halalan. Dapat umanong tingnan ang posibilidad na ang panawagan ng resignation sa Pangulo ay bahagi ng paninira o destabilization plot laban sa kasalukuyang administrasyon at pinabibilisan transition sa politika na nakahanay sa kanilang interes. Dagdag pa nito, dapat manatiling maging mapagmatyag laban sa anumang pagtatangka na manipulahin ang presidential succession para sa pakinabang ng sinuman. Pinanggit ni Conghun na si Alvarez ay malapit na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na laging bumabatikos kay Pangulong Marcos at dating may hidwaan kay VP Sara noong 2018 at nagresulta umano sa pagkakatanggal sa kanya bilang House Speaker. In the heart of changing life, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Binigyan din ni retired Supreme Court
Justice Antonio Carpio sa kanyang nilabas sa press statement na responsibilidad ng bawat individual na humarap sa Senado matapos sumakatanggap ng supina mula ho rito. Ito nga yung alinsunod pa rin sa pagtanggi ni KOJC leader Apollo Quiboloy na humarap sa komite ni Senadora Risa Ontiveros sa kabila nga ho ng inilabas sa supina. Ayon kay Carpio, maaari lamang magamit ang ground na right against self-incrimination kung mayroong mga incriminating questions na itinatanong ho sa kanya. Dagdag pa ho ni Carpio, obligasyon ng bawat individual ang pagtugon sa supina bilang pagpapakita ng respeto sa dignidad ng Kongreso at maging sa naturang komite. Mga kabrigada, nagpaabot ng pagbati at pasasalamat si Senate Committee on Sports Chairperson Senator Christopher Bongo sa kilas at galing na ipinakita ni Melvin Gringo Jerusalem. Ito ay matapos magwagi laban kay defending undefeated champion Yudai Shigyoka ng Japan sa WBC World Minimum Weight Belt na ginanap sa Nagoya, Japan. Sa nasabing laban ay apat na beses na pinabagsak ni Jerusalem si Yudai, kung kaya't siya ang hinirang na panibagong champion mula sa Pilipinas. Maalalang una nang nasungkit ni Jerusalem ang world title na WBO World Minimum Weight Champ nito lamang nakaraang taon. Tiniyak naman ang DOJ na sinisikap po nilang pauwiin ng bansa si dating Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Sabi ho ni DOJ spokesperson Mico Clavano, kailangan harapin ni Teves sa mga kasong kinaharap niya dito sa Pilipinas. Anya, ginagawa na ho ng DOJ ang lahat para mapadeport na pabalik dito si Teves. Matatandaang noong nakaraang linggo nga ho na maaresto ng Interpol si Teves habang nag-golf sa Timor-Leste, pero hindi pa rin ho siya nakababalik ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga kabrigada, isa sa mga pinamamalas ng mga kababaihang nagdadalang tao ay ang tinatawag na pregnancy brain. Ito ay isang kondisyon kung saan pumaaring magkaroon ng mga buntis ng pagkalimot, pagkalito at iba pang mga cognitive lapses. Ito ay maaaring dulot ng hormonal changes at mga pagbabago sa utak na nagaganap sa panahon ng pagbubuntis. Ang mga buntis, mga kabrigada, ay maaari pong makaranas ng pansamantalang pagkalimot sa pangalan, pangungusap o mga pangkaraniwang bagay sa araw-araw na gawain. Sa kabila naman ng mga pagbabagong ito sa utak, ang pregnancy brain ay karaniwang temporary lamang at hindi nagtatagal. Maraming mga inang nagsasabi na ang kanilang cognitive function ay bumabalik naman sa normal matapos na manganak. Bukod pa dito, ang pagtanggap ng suporta mula sa mga kapamilya at pagbibigay ng sariling pangunawa sa sitwasyon ay mahalaga upang maibsan po ang anumang pag-aalala o stress na maaaring dulot ng pregnancy brain. Kaya naman, para sa mga partners at mga mahal sa buhay ng isang nagdadalang tao, kailangan nilang dobling pangunawa at pag-aaruga. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule, katuwang ng mga ina para sa kanilang malusog na pangangatawan at healthy at ligtas na delivery ng mga baby. Simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Kabrigada, wala pa rin ho minomonitor na sama ng panahon sa bansa. Sa kabila ho niya, nagpapatuloy pa rin ang epekto ng easterlies sa nalalaming bahagi ng Pilipinas. Ayon ho sa pag-asaasaan pa rin ang tsansa na katamtaman hanggang sa maulap na papawarin na may posible mga pag-ulan, dulot nga po yun ng easterlies at mga localized thunderstorms. Asahan nga rin daw ho ang patuloy pang mararanasang matinding init sa bansa dahil pa rin sa ridge ng high pressure area. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, nyo na hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali.
mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart.